Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And ayan, nagbabalik na naman po ako. Ang tagal ko nawala. Medyo matagal. Ilang months. Ayun. So, ngayon lang ulit ako nakapag-film, nakapag-upload. Dahil medyo busy ako ng mga nakaraan. And ayun nga, medyo nawalan kasi ako ng motivation na mag-upload. Nawalan ako ng gana. Hindi ko sure kung anong dahilan, bakit. Ako tinamad. Ayan. And yes, short hair po tayo. Medyo humaba na nga yan eh. Kasi nga dahil sa aking severe hair fall months ago, ngayon medyo okay na siya. I'll try to share kung anong ginawa ko na treatment sa hair ko. Hindi naman sobrang ano. Palit lang naman ako ng shampoo. Ayan. Maybe one of these days, kung sipagin. Ayan, share ko sa inyo kung anong ginawa ko para malesen yung hair fall ko. Kasi normal naman yung hair fall. Pero kasi nga months ago, grabe, as in, hindi normal yung paglalagas ng buhok ko. So, anyway, ayun nga. Kaya ako nagbabalik dahil may bago na namang labas na product, ang Vice Cosmetics in collaboration with Mama Ann Clutes. So, kung hindi nyo pa alam, sobrang love ko si Mama Ann Clutes. Ayan, fan na fan ako since 15, parang ganun yata. Love ko rin yung Vice Cosmetics kasi sobrang affordable niya. Pangmasa talaga siya. And magaganda yung products niya. Kumbaga, kahit mura siya, maganda talaga yung quality ng products niya. Ito na nga yung kanilang bagong product, which is Super Mega Ultra Curl Mascara. Naka-tube type siya, which is nice. Parang mas masisimot mo pag ganito, no? And same pa rin naman yung packaging niya, yellow and pink with sunflowers. This is worth 295 pesos lang to. So, sobrang mura. Ako kasi, ang ginagamit ko talagang mascara is from Maybelline. Super fan ako ng Maybelline mascara. Yan yung ibang product din nila. Pero mas gusto ko, ang pinaka gustong gusto kong product from Maybelline is mascara and eyeliner. Dati hindi ako mamascara. More on ma-eyeliner girl kasi ako. Kaya kong lumabas na hindi nagmamascara pero dapat naka-eyeliner ako. May one time kasi nag-work ako. Nag-part-time ako. Working student ako nung college sa Jollibee. Yung isang manager ko, which is si Ma'am Encar. Shout out po, Ma'am Encar, kung nanonood ka. Ayan. Sinabihan niya ako kasi nga hindi ako nagmamascara. Sabi niya, dapat nagmamascara ka kasi sayang naman yung haba ng pilik mata mo para doon mas na-define yung eyes. Nung simula na sinabi niya sa akin, lagi na ako nagmamascara. Mas mascara na ako compare kesa sa mag-eyeliner. Kung dati, eyeliner girl ako ngayon, mas okay na sa akin lumabas ng nakamascara lang at hindi naka-eyeliner. Kasi true nga na mas nade-define niya yung eyes mo. And lalo na kung mahaba yung pilik mata. Mas ano kasi, mas nakikita siya. Ngayon, kapag lalabas ako na talagang gusto kong mag-ayos, yung gusto kong medyo presentable yung mukha ko, mascara talaga, hindi nawawala yung mascara sa akin. Last year lang, nag-tinry ko bumili ng Tevian kasi maganda din taw talaga yung Tevian. Ang problema ko lang kasi kay Tevian, yes, maganda siya, kaso may fiber kasi siya, diba? Tapos, yung fiber niya kasi, kapag tumagal na, kapag ilang oras na tumagal, parang pag nag-wear out na siya, napupuwing siya sa mata ko. Nung una, akala ko napuwing lang talaga o may something sa mata ko. Pero nung pangalawa or pangatlong beses ko nang tinatry na isuot yung sa Tevian, yun lagi yung feeling. Body ring siya, tapos basta nakakairita siya. Kasi parang ka talaga napupuwing. Parang pumapasok kasi yung fiber nung mascara dun sa mata. Pero maganda pa rin siya. Sinusuot ko siya kapag alam kong mabilis lang ako, tapos pag uwi ko, tatanggalin ko. Yung current favorite ko ngayon from Maybelline. Ayan, sobrang ganda rin na ito. Yun nga lang, kailangan mo talagang gumamit ng oil-based na makeup remover para matanggal siya. Itatry natin to ngayon kung maganda ba siya. So, this is a first impression review. And naka-plastic pa siya. Kakabili ko lang nito actually kahapon paglabas ko. So, try natin siya. Pinag-iisipan ko kung i-compare ko ba siya dito. Parang tag-isa kung anong difference. Hindi pa ako na rin kahit anong review regarding sa product na to. Kahit yung kay Mama Antlet, sorry po. Ayan, ang dami ko na miss na vlogs and mga, ano, sa main channel ni Mama Antlet. Pero ngayon, syempre, i-review natin siya. Honest review kung ano ba talagang tingin ko sa product na to. So, sige, itry na lang natin i-compare siya dito kay Maybelline Lash Lift. Dito, si Maybelline Lash Lift
And then, dito si Mama Antlers. Mama Antlers. Nag-ano na pala ako. Nag-makeup na ako. And, ano. Ayan. Para hindi naman ako mukhang Shopaw face sa harap niya. Kasi tumaba nga ako ng very light. Very light. Ayan. So, ayun. Para contour niya yung mukha natin. Ayan. At may kulay na. Ito muna. Gamit tayo ng curler. Ang curler pala na gamit ko is from Lichido. I-curl lang na. Ito, subukan na to. Maganda talaga siya. Tsaka, hindi ka magpa-panda eyes. Yun pa maganda kasi sa mga Maybelline mascara. Hindi ka magpa-panda eyes. Yan, mayroon na yung kabila nating ano mata. Tingnan nyo yung difference, diba? Diba? Kaya kung ako sa inyo, mag-mascara na rin kayo. Diba? Ayan na, tingnan nyo yung difference na nabibigay niya sa mata ko. Diba? Buksan na natin to. Alam mo kung maganda talaga to, dito na lang ako. Kasi medyo mahal, may kamahalan yung mga, hindi naman super duper mahal. Pero ayun nga, nag-range to 400. Kaya inaabangan ko na lang lagi yung mga discount ni Maybelline bago ako bumili. Para, diba, sayang din mga 100 pesos, minsan 50 pesos, minsan yung ano niya, yung discount. So, hindi na masama, diba? Pero ito, kung 295 man ito, ta, sobrang ganda ng performance niya, diba? And dito ka na. Tapos yun yun. Ay, mama. Tapos pa, i-ano lang natin siya. Shake, shake, shake. So, ganito yung wand niya. Ayan. Medyo maganda siya, nakabend. Nakabend siya ng onte. Ayan. Ito yung sa Maybelline. Yung sa Maybelline, maganda rin ang wang guan niya. Hindi nga na siya nakabend, pero parang curvy, curvy, curvy siyang ganyan. Ay, wait lang. Sabi pala dito, hindi ko pala nabasa yung claims. Hindi magaling mag-review. So, sabi niya dito, volume and length mascara. Ano daw siya? Water resistant, volumizing, and lengthening daw ito. And nandito yung ingredients niya, nakalagay sa packaging. Made in, wow, made in Korea siya. Made in Korea rin ba yung mga dating products ng Mama Antlers? Hindi ko sure. Wait lang. Made in China ata nakalagay. China, USA parang. Pero hindi made in Korea. Ito made in Korea nakalagay. Pero hindi nakalagay kung hanggang kailan siya. Ay, ito. MFD. 11 November 2020. Alam ko, either 1 to 2 years yung ano niya, expiry, yung mga ganito. Parang wala siyang fibers. Which is okay lang sa akin yung walang fibers. Kasi nga, yun nga yung na-experience ko dun sa Tevian. May mga fibers tumutos sa mata ko. Pero may natry naman akong ibang may fibers. Hindi naman nangyari yun sa akin. So, i-curl muna natin yung ating lashes. Tingnan natin siya. Madali din siyang i-apply dito sa baba. Ayan. In fairness, yung pag-a-apply niya, sobrang parang soft. Ito kasi kay Maybelline, pag in-apply mo siya, parang may, hindi kasi siya yung basang-basa, parang may pagka, medyo dry. Hindi naman yung dry na pangit. Pero yun, pag in-apply mo siya, parang ma-feel ng lashes mo na gumagano siya. Ito, hindi mo ma-feel na nag-a-apply ka. Pansin ko lang, parang hindi ko sure kung dahil bago siya. Tapos basang-basa, hindi naman basang-basa, pero tingnan niyo oh, yung lashes ko, hindi siya yung ganun. Parang bumagsak yung curl. Parang ganun siya. Pero maganda siya. Nahihiwa-hiwalay niya talaga. Parang nakukomb niya yung ano. Hindi nagka-clump-clump yung lashes ko. Pero wala akong feeling na mabigat siya. Hindi siya kasing tayog nito ang kabila. Tayog talaga. Ang gawin na lang natin is i-curl ko siya ulit. Pero yung light lang. Kasi may mascara na siya. So baka maputol yung ano ko. Lashes ko. Parang ipipress mo lang nung onte. Hindi pala onte. Bilis na rin matuyo ah. Wala na siya.
Apply tayo ulit pang second din. Ayan. Ayan. Mas better na siya ngayon. Diba? Gusto nyo talagang yung ganun-ganun, yung lashes nyo, yung talagang kitang-kita yung pagkakaroon. Ganun na lang siguro yung gawin nyo. Na-curl ko siya ulit kahit na meron na siya kaninang na-apply. Sa ibang mascara, hindi ko yun magawa. Kahit sa Maybelline, kapag in-apply ko na siya, ayoko na siyang ganun ulit. Kasi nga, magsasama-sama siya, magdidikit-dikit yung mga lashes. Ang pangat na tingin. Pero yung sa kanya, kahit nang in-apply ko na siya nung una, tapos nag-curl ako, okay siya, hindi siya nagdikit-dikit. Tapos parang ang soft nga eh, hindi, basta pag itry nyo gawin yun sa ano nyo, mafe-feel nyo na parang unladket nung ano, dahil dun sa mascara. Pero nang ginawa ko siya dito, hindi siya nag-ganun. At yun nga, hindi siya nagka-clump-clump. Ayun. Ang ganda niya. Tingnan natin. Yung water resistant, ayoko munang magbasa kasi lalabas ako eh. Ayoko muna siyang basahin. Pero, magbibigay ako mamaya ng update. And then, sabi niya, volumizing and lengthening. Ayan. Yes, true yung volumizing tsaka lengthening naman niya. Pag sa personal, makikita mo, nakatulong siya na parang mas pagmukhaing mas mahaba talaga ang iyong lashes. Hindi lang siya nabibigyan ng justice ng camera ko kasi phone lang yung gamit ko. Pero ayan. Madali siyang i-apply. Hindi ka matatakot na baka mag-ano siya, yung dumikit-dikit. Pati kahit sa babae, ang bilis niyang i-apply. Yes. Volumizing and lengthening. Dahil lalabas ako, so malalaman ko kung magpapandaayos ako. Overall, ngayon, gusto ko siya. I like it. Kasi nga, sa packaging, gusto ko siya kasi mas mabilis mo siyang maiikot-ikot. Tapos, feeling ko, mas masisimot mo to dahil naka-tube lang siya. Unlike nung mga nakaganto kasi, 'di ba? Minsan di ko nga sure kung umaabot sa dulo yung nito. So hindi mo masyadong, hindi mo alam kung nasisimula ba ang dulo. I love the packaging, yes. Tapos affordable, 295 pesos lang. Sobrang murang-mura lang nito. Tapos magaan siya sa feeling. Tapos ang dali niyang i-apply, maganda yung wand niya. Ayun, sobrang maganda yung wand. Yung amoy niya, same lang sila ng amoy. Amoy makeup, amoy mascara, ganun. Ang napansin ko nga lang sa kanya is, bumagsak nga yung lashes ko dito. Compare dito kay Maybelline. Kasi yung kay Maybelline, hindi kasi basa yung formula nito. Trick na tinuro ko sa inyo, iganon nyo siya ulit. Kasi nga, ang kagandahan sa kanya, hindi siya yung parang lumalagkit, tapos didikit na dito yung lashes mo na feeling mo sasama na yung lashes mo dito. Hindi, kaya mo siya. Try nga natin ulit isa pa. Ganun pa rin nga eh. Ayan. Diba? It's nice. I'll try my best na mag-update sa inyo. Kung magpapandaayos ba ako in pag tinanggal ko siya. Kaya ba siya ng normal makeup remover or kailangan ko mag-oil base din. Update ako dun sa mascara. So, ito yung sa Vice. Ito yung sa Maybelline. Ayan, hindi naman siya nag-bleed or yung kumalat. So, water resistant talaga siya. Doon hindi mo ako nagbasa ng mukha. Pero, ayun nga, may iba kasi yung mascara kahit kiniklaim na water resistant, ganun. Eh, nagmakalat pa rin minsan dito under eye. Pero ito wala rin talaga. Ayan. Dahil magtatanggal na rin ako ng makeup, tatry ko siyang tanggalin using yung normal lang na micellar water. Ito yung ginagamit ko. Naman yung gamit ko kapag yung dito sa Maybelline. Double effect eye makeover remover kasi may kasama siyang oil. So, yan, tatanggal niya. Pero, tatry muna natin gumamit ng normal lang na micellar water. Babad natin. Yan. Binababad ko pag ano. Kahit yung sa, dito sa isa yung may oil, binababad ko. Parang hindi nasa-stress yung mata mo. Kasi diba, sensitive nga yung skin mo dyan. Tsaka para, pag ganun kasi pinipilit mong matanggal siya, may tendency na nabubunot yung mga lashes mo. Naman, hindi ganun kaano. Ang ginagamit ko pa rin talaga itong oil. Para mabilis lang siyang matanggal. Hindi na ma-stress pa yung lashes mo o yung skin mo. Oh, natanggal na.
Gamit lang yung normal. In fairness, natanggal niya. Tsaka hindi siya nasa-stress. Yung feeling na parang sasama yung mo, yung lashes pag nagtatanggal. Yun kasi yung problema ko dito sa Maybelline. Yes, maganda nga siya. Nagsistay siya all day. Pero yung kapag tatanggalin mo na, parang nakakatakot. Kahit nga ito na yung gamit ko, may mga naiiwan pa rin. Tapos yung feeling na, dahil nga ang hirap niyang tanggalin, nasasama yung ibang lashes mo. Try natin ito sa try natin itong micellar water dito sa kabila. Ayun o, natanggal naman niya. Walang natira. So, effect na siya. Itong isa, try natin. Yung sa Maybelline. Ito kasi may naiiwan talaga. Ayun, ayun natin naman. Wala masyadong natanggal. Andun pa din siya. Yun lang yung niya. Ayun o. Mafe-feel mo na meron pa rin siya. Makakapa mo. Yun lang yung hindi ko gusto dito. Kapag yung tanggalan moment na. Kasi nga, nasa stress. Kaya ang ginagamit ko, ito yung may oil. Para tanggal na tanggal. Yung dito kay Vice, hindi mo na need na ng oil base. Kasi matatanggal, hindi siya mahirap tanggalin. And good thing siya, kasi at least, nagsistay nga siya all day, hindi nagbi-bleed. Tapos madali lang din siya tanggalin. O, diba? Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa susunod kong mga videos. Kala mo naman nasipag mag-upload, diba? Pero yun nga, I'll try my best na makapag-upload si Pagin na this year na mag-upload pa ng videos. Ayun. Kasi na-miss ko rin naman. Thank you for watching. Bye!